Tayo itong Avision 32 inches. Ang problema nito ay nagpa-power on naman siya. Pero pag i-off mo na siya ay ayaw na mag-off. Yan. So may standby red siya. Tapos power on natin. Yun, nag-on siya. So nagka-display dito. Ang problema, walang backlight to. So parang pundi ang backlight niya. Pero dapat kung pundi man ang backlight nito, pag i-off natin siya sa remote, dapat magba-back to normal, back to standby yan. Yan. So medyo matagal na natin nakabukas. Off natin sa remote. So wala oh. Walang response. Hindi bumabalik sa red yung standby red niya dito. Wala. Ulit natin. So wala oh. Okay. Tapos pag i-aninag mo siya, tapos magbo-volume ka, wala ka rin maaninag. Okay, buksan natin. Ito yung kanyang model. And Avision 32K7860. Na-check na natin, palit tayo backlight. Kasi positive yung ilaw niya ay pundi. So nung nagpalit tayo, nagkaroon na siya ng backlight. So hindi ko na pinapakita, madali lang naman siya palitan ng backlight yung mga ganito. Tapos yung sa may ayaw mag-response ng sensor niya, ayaw mag-remote. So pinalitan din natin yung sensor board niya. Yan, isang buo na pinalitan natin kasi nagkaroon na siya ng umido. Yan, nagkaroon ng umido sa loob. Oh. So hindi ko na nilinis, nagpalit na tayo kasi may mga stock naman tayo nito. So okay na yon. Na siya. So meron na siyang picture. So ang naging issue lang ng unit natin ay kaya ayaw siya mag remote, sira yung kanyang sensor, pinalawang, tapos walang display, sira yung kanyang backlight. So nung nagpalit tayo nun ay okay na yung unit natin. Yan o. So pag nag remote tayo, yan. So gumagana na yung volume niya. Try natin i-off. Okay. Tigas yung off niya. Ayaw gumana yung off niya. Pero yung volume niya gumagana na. Okay. Linisin din natin yung remote nito. Parang sublight din yung mga pindutan nito. Okay. So pati yung remote pala niya ay bugbog na rin. So pud-pud na rin yung pinaka-power niya dito. So naglagay na lang tayo ng jumper dito, dalawang wire. Yan. Okay, so pagdikit ng carbon niya automatic, kukontak din yan. So naglagay tayo ng tape para hindi gumalaw yung wire natin. Tapos nagjumper pa tayo dito kasi nga putol na yung carbon dito. Yan. So mahirap talaga pag remote. Yan. So nagjumper tayo kasi ang main circuit niya ito. Ito yung supply na pinanggagalingan papunta rito sa kabila. So pud-pud na yung dito. Yan, nag-jumper pa tayo para lang gumana ulit yung power niya, saka naglagay tayo ng contact ulit dito kasi pud-pud na yung pinaka ribbon niya or pinaka carbon niya na pud-pud na. Okay? Okay, so testing na natin yung kanyang power off, no, remote off natin. Yan, so nag-off na yung unit niya. Nag-red na yung sensor niya dito. Yan. Tapos, on natin. Okay, gumana na yung remote natin. So, na-repair pa naman yung remote. Kaya lang mabusisi din kasi ang pag-repair nito. Okay. So, ayos na yung unit natin. Yan. Okay na. So, ang naging problema nito ay backlight. Palit ng buong backlight. Tapos, palit ng sensor board. Tapos, repair ng remote. Okay, so nung nagawa natin yung tatlong setup na yun ay nag-okay na yung unit natin.
So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Testing natin. Tingnan natin kung magkakaroon na ito ng 12 volts. Kung may makuha na pa tayong supply na 12. So, tutok lang tayo dito sa filter natin sa 12. Power on. Eh, mayroon na tayong 12 oh. So, positive na siya. Mayroon na 12 volts. Okay. Yun, nagpa-flight na yung unit. Check natin dito kung ano supply to. So, nasa 109 volts ito. Yun, 109 volts. Tapos, 12 natin ay okay na rin. Okay? So, gumana na siya. Nagkaroon na siya ng backlight. So, ito lang yung sira. Ito lang yung salarin, ano? Isang kapiranggot na ito. Okay, testing natin. Tingnan natin yung display kung okay pa. Yun, napansin natin mayroon na siyang ilaw oh. At nag-asol na yung baba natin, yung ilalim ng mesa natin. At may ilaw na rin siya dito. Eh, tingnan natin. Okay. So, buo pa nga oh. May display na siya. Yun. Okay, sasarado lang natin to. Tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito na, nasarado lang natin yung unit. Final test tayo. Debunt. So, ito may switch dito. Hindi ko lang maabot. Okay, hindi ko maabot. So, power on natin. Yan, nakailaw na siya. Yan, nag-blink na yung ilaw, ano? Yan, tingnan natin yung display. Yep, lumabas na si debunt. Tapos, naka-steam ito tayo. Okay, so yan na, may display na siya. So, nag-power on na yung unit natin. Depend, 40 inches. Ang naging sira lang niya ay itong maliit na ceramic na ito. So, ito ang value nito ay na, yan, 101K, 1KB. So, pinalitan natin siya ng 331K, 1KB. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin. Sa susunod ulit natin na video. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat.